silaw ako sa ilaw. Anyway, hola guys, welcome to my channel. In this video, I'd be ranting about my experience ranting. Maisingit lang. Anyway, I'd be sharing to you guys my experience sa Ioniq 5 ko. And right off the bat, na-puncture yung tire, no? Tapos yung story to follow. Before I proceed, guys, timestamp in the time bar below. Nasa description field yung description. Feel free to skip ahead kung for the things you're more interested in, no? And yeah, so heto yung kwento, galing akong Pampanga, tapos the other week, and from the hotel, pauwi ng Pasig, and then I had the sounds on, so baka hindi ko masyado narinig yung ingay. Tapos I parked the car sa bahay and had it charged. Tapos iniwan ko siya doon for like a week ko siya hindi ginamit, nandun lang siya sa bahay. And then by the way guys, medyo secured yung bahay namin, so no sign of alam niyo yun, yung napagtripan, yung tipong ganyan pinako, walang ganyang storya. I experienced the puncture on the road on my way home, no? Tapos ayun, and the yesterday hindi kasi I didn't use the car for a week, and galing siya ng Pampanga, magkaiba yung elevation. I tend to check the tire pressure every time I change elevation. Halimbawa, pupunta kayo ng Baguio, kung napapansin niyo nagbabago yung tire pressure, di ba? Elevation sa Pampanga is like 400 feet. Dito, close to 100, 200, hindi naman, 50 siguro, 80. I believe nasa 70 feet yung sa Pasig. Anyway, may change in elevation. So, baka naapektuhan yung tire pressure. So every time I go cross country like that, I try to make a habit of putting pressure sa tires ko. But do take note, on my trip from Pampanga to Pasig, yung tire pressure ko remained the same at 33 psi. No change, no. But yun nga, isang linggo ko hindi ginamit yung kotse. First time ko yun na ganung katagal na hiwalay sa aking Ioniq. Kasi kapag in-on ko yung car, guys, hindi yun automatic lalabas yung tire pressure ng TPMS. So, meron naman akong tire compressor, yung air compressor, yung portable with a digital PSI, ganyan. So, kinargahan ko na. And it turned out, per tire, lahat ng tires, nasa 32.5 or 33. So, sobrang mabilis ko lang hinanginan lahat. Typically, hindi siya affected, no? But on my drive galing Pasig papunta dito sa Taguig, na I'm hearing this thump 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 and every time as I accelerate nagiging gumaganon, very subtle lang guys, napakahina, alos hindi nga napansin ng misis ko. So parang ang gamit kong kotse, yung hindi EV, maingay, tapos bigla akong nag-EV ulit na biglang tumahimik. So, very noticeable yung thumping sound na yon. So, I thought, baka mali yung yung TPMS ko. Yung TPMS, I don't know. Kasi yung air compressor ko, checked at 33. Yung TPMS, checked at 34, 33. Parang nagbabago yun eh as you move the car, as heat generates, nagbabago yung tire pressure eh, di ba? So to double check, nagstop ako sa I made a stop sa gasoline station and had all the tires aired up, and apparently 33 nga silang lahat. So as I drove out of the gasoline station, I still hear this thumping sound. And lo and behold, nagpark kami sa SMO, sa BGC pala, sorry, sa BGC. Hindi ko pa siya pinansin noon kasi medyo gabi na rin eh. So, nagpark kami sa BGC. Umalis kami ng BGC, umuwi na kami dito sa condo. I still hear kasi mas maganda yung pavement namin dito sa condo.
mas naging apparent yung thumping sound. Tapos medyo gabi na yon. So as I parked my car, I checked all the tires and lo and behold, meron nga akong as by the looks of it, bolt. Pero screw pala siya. Heto yung picture, guys. So, ayan yung nag-puncture sa tire. Ito muna yung puncture, no? Tapos ayan yung screw na nag-puncture dun sa tire. Medyo malaki siya. Pero, heto ngayon yung kwento, guys. This is the first time. Laki ng hama ng build-up, guys. Sorry, ha? Guys, Chris Tech rants. I really love to rant, no? So, anyway. Ayun yung kwento, di ba? Tapos, kagabi to. Medyo stressed out ako, guys, kasi first time ko to magkaroon ng tire problem sa EV. And maraming chismis, although hindi naman sa internet, pero alam niyo yun, yung mga vocal experiences ng mga kasama ko, naku po, tire problem, EV, may PPMS, computer, baka hindi na mag-start yung kotse. So lahat yun sabay-sabay pumasok sa akin, guys. Pero kung if you're in a similar situation, the reason you're watching this video, simple lang yung problema, guys. It's like an ordinary car. You could actually have it vulcanized. Anyway, pina-vulcanize ko siya. Walang problema. Kayang-kaya. So, but ito yung mga steps na pinaplano ko kagabi. First, I'd be contacting Hyundai for a tire replacement. Kasi guys, natatakot ako. Nagpapa-vulcanize naman ako ng gulong. Pero this is the first time na ganitong kalaki yung bolt. Ang laki talaga. I tried prying it out and air actually started to come out. It will make a loud hissing sound talaga. That is why I'm really surprised na it was able to keep the air in. Kasi most probably, I got the puncture from Pampanga along the way, no? And kasi as soon as I left my house sa Pasig, I heard na the thumping eh. So, it was somewhere between Pampanga and Pasig. And during that 1 week downtime, it actually didn't lose air. So, I was actually surprised. But by the looks of the bolt or the screw, thick siya. It's like, yung ulo is half an inch thick. Tapos yung screw talaga, yung mahabang, yung threaded part. I would guess it's about two-thirds of an inch ang thickness. So, medyo makapal siya, guys. So, first time ko magkaroon ng ganong kalaking puncture, I'm actually doubting na magagawa to ng vulcanizing. Kasi, napapatch siya, but it might result to bulging. And kapag kami bulging na yan, pangit na yung drive noon, you'd actually feel it, guys. So, medyo napapraning ako doon. So, I planned na i-contact si Hyundai for a tire replacement. Tapos, medyo hesitant pa ako sa mga tire dealership kasi nga EV. Hindi ko alam kung may impact ba yan sa car system. So, next day, kinontak ko yung Hyundai and they told me wala silang available parts, guys. So, lesson here is if you have to replace your car like every 50,000 or 5 years, di ba? If I'm not mistaken, 50,000 kilometers ang ruling natin dito. And 5 years, whichever comes first, di ba? So, prior to reaching that mark, 2 months ahead, try contacting your tire dealer or Hyundai for them to have the tire shipped out, no? To that location. At para mabigyan kayo ng tire kasi it's not readily available, guys. So that's number one. So sabi ni Hyundai wala daw silang spare tire. Wala daw silang tire on hand. So tinanong ko, could I have a tire bought outside and have them install? Would it affect my car system? Hindi daw, gulong lang naman yun. But do take note, be careful na rin. Siguro sabihan nyo na rin yung technician or the mechanic
na to be careful kasi may TPMS, and the TPMS sensor here in this picture is right at the, you know, yung sa nozzle, nung air nozzle na yan. So, baka kung bada-bada yung trabaho, baka masagi yan at masira yung TPMS, and that may affect nga the tire system, no? Tapos, but other than that, sinabi ni Hyundai, pwede naman daw ako magpa-install sa labas ng tires, no problem naman daw yon. So, that gave me an idea. Kung pwede ko papalit yung tire sa labas, hindi na malabo yung vulcanizing. Very possible na hindi maapektuhan yung car system, di ba? Pero ang concern ko na lang doon is yung bulging. Baka magkaroon ng bukol yung tire. So, next stop ko, I went to Bridgestone. Same story, guys. They have ito nga pala yung pricing ng tires in case you're interested, no? Yan, ipopost. Sige na nga. Ipinost ko na rin. Pero ang meron sila sa supplier nila is Continental Tires. Isa from China and the other one from Portugal. And the one from Portugal is 25,700 or 25,700 pesos. And sa China, 18,400. And this is the EV type cars, tires, which is insulated for noise reduction, no? So, yan yung meron sila, Bridgestone. Pero Bridgestone Marikina tong tinext ko. I didn't bother asking dun sa Taguig since alam ko naman na same lang naman yun. Same naman sila na Bridgestone. So, same. Sabi nila ni Bridgestone Marikina, 1 month daw normally ang transit. Kasi yung supplier daw nila walang stock nung EV tires. So, they actually have to order and have it shipped to them. So, it'll take about a month. So, katulad ng advice ko kanina for Hyundai, plan at least 2 months head time. Alam mo yun? Room. 2 months time na room allowance para, alam mo yun? Para mapadala yung stock, no? Pero I believe you'd have to pay some kind of a down payment for them to do that, no? So, ayun. Tapos tinanong ko si Bridgestone, so wala kayong available na tire, kasi yun yung first option ko to have the tire replaced. Kasi medyo nung high school ako, guys, hindi talaga magandang experience ko sa vulcanizing, so talagang skeptic ako eh. So, tinanong ko sa kanila, do you actually repair tires? Hindi daw sila nagre-repair ng tires, but they did recommend a vulcanizing shop. Which, ba, sabi nung technician, pulido naman daw, kompleto ang mga equipments, ganyan, and maayos daw magtrabaho. And napadpad ako dito sa kompleto. Teka, ito, kompleto o kompleto? Anyway, ito yung picture or video ng kompleto, no? So, ayan, dito ko pinagawa yung tire. Pinagawa ko dyan yung tire. Tapos, this is how we remove na the tires, no? So, dito sa tire repair kit natin na yan, meron tayo dyan na hook, which is used, alam mo yun, yung cover removal tool yan ng tires, kasi yung mga tires natin may cover. So, you use that hook, this is how you remove it, you simply just yank it out away from the tire, yung plate na yan. Tapos, it will expose the lugs ng wheel. Tapos, ito ngayon yung may sala, guys. Yan, tanggalin mo na yung gulong. Ito yung may sala, guys. Yan yung puncture na tire. Tapos, we remove the tires, yan. Tapos, yan sila kuya. Binayaran ko pa yan ng talent fee, guys. Tapos, ayan yung insulation, guys. I'm really glad. Medyo maayos naman sila magtrabaho. Kasi this is the first time din na nag-ayos sila ng ganitong type ng tire. The first plan was, we will make like a hole dun sa foam. Pero, gratefully, you could just pry it apart, yung foam and the tire. Tapos, so we pried it apart, tapos exposing the puncture, and ayan na lumabas yung puncture, nililinis niya lang yung ano, yung para magkaroon ng grip, no? Tapos
applying the patches. And after applying the patches, guys, when you do not just, you know, put the tires back to the wheel, wag ganun kasi yung insulation loose na. So si Kuya, he actually applied like an adhesive. Mighty Band yata yung gamit niya, hindi ko sigurado. So he applied adhesive between the tire wall and yung foam back to the tire para talagang kapit ulit. And I actually checked yung insulation kung loose. Kasi guys, I saw in some of the forums, yung insulation na yon came off and it made the tire unbalanced. And you could actually feel it daw. Sabi nila, hindi ko naman alam kung paano ma-experience yon, but it actually makes sense, no? Try imagining may insulation ka dun, habang umiikot yung gulong, the insulation moves the other way and tumbles around inside. So, hindi maganda yon. So, do make sure na they would actually be able to put the insulation back in place and hold, no? So, ayun lang. Double check nyo lang after the fixing. Double check ninyo kung in place ba yung insulation, if it's secured in place, no? Huwag yung naangat mo ng konti, huwag ganun. Dapat maigi yung pagkakadikit niya with sa tire wall. So, ayun guys, ito, binalik na namin yung gulong. I had the tire inflated to 38 PSI. Tapos, 38 PSI, I ran the car kasi nasa kanto lang yung ano guys eh, yung Bridgestone ay yung kompleto na vulcanizing shop. I had to make sure kasi kung yung TPMS is recognizing the new tire pressure. So I had it 38, tapos umandar lang ako pagpasok ko ng subdivision. Binawasan ko ng hangin, sinaksak ko yung air compressor ko, sinaksakan ko ng 33 PSI, and then I ran my car again. Pinatakbo ko ulit yung kotse. 33 PSI nga siya. So tama nga yung TPMS na indication. So that is good, minus the thumping sound guys. Tapos wala, pulido naman yung takbo, hindi uneven, wala akong nararamdaman na, alam mo yun, mararamdaman mo yun guys eh, especially kapag ka talagang binabantayan mo, wala namang ganyan, tahimik na ulit, masaya na ako. Masaya lang talaga ako, hindi ako napabili ng bagong gulong. So may bago na akong pananaw sa vulcanizing ngayon guys. Medyo bilib ako dito sa kompleto. Hindi pa ako nakakapag-vulcanize na ganito. Kasi yung Subaru namin, awa ng Diyos, hindi ko pa yan pinavulcanize. Palitan ng gulong, yeah. Nakakadalawang palit na ako dyan. Pero vulcanize, never pa. Kasi nga, di ba, nung high school ako, bad experience ako doon. So, heto, wala akong mapuntahan na shop na may available tires. Last option ko, pa-vulcanize. Medyo skeptic talaga ako, pero babantayan ko pa rin yan. But overall experience guys, depende sa vulcanizing shop na pupuntahan ninyo, pero yung hetong kompleto na to medyo pulido yung pagkakagawa, I guess. Hindi ko alam kung may pulido o hindi, kasi yung pulido sila, yung hindi wala talaga, garapal talaga yung pinagpagawa ko talaga nun, dumala yung gulong eh, parang ganun. So your experience may vary, so be very careful. Sana yung pupuntahan ninyong vulcanizing shop is, alam ninyo yun, recommended, parang ganyan. So ayun lang guys, that would be it for this video. Very short video lang, gusto ko lang i-share yung experience kasi baka mangyari sa inyo to. I could actually empathize guys, na nararamdaman ko yung stress level, especially bago to, sobrang limited yung ano natin, options, kasi tulad nyan, walang gulong na readily available. Weird yun, sa Subaru, sa Honda ko na kotse, lahat yun, every time magpapapalit ako ng gulong, papalit, meron agad, andali. Kasi itong mga EVs natin guys, pwede mo to palitan ng regular tire, but
medyo mapapagastos ka rin kasi medyo mabilis kumayod ng goma tong mga kotse na EV na to, guys. So, kung hindi EV tire yung kukunin mo, mas mura nga, mabilis naman maupod, ganun din, di ba? So, dun ka sa EV tires. Nagsara na yung computer ko. Ayun. So, yun lang guys. I really hope I'm able to help someone out. If you like this video, like na lang kayo. Kahit wag na kayo mag-subscribe. De-subscribe na rin kayo kung gusto ninyo. Pero yung content kasi nung video ko is all over the place. I actually don't have a specific niche, no? A niche na content. So, anything goes sa akin eh. So, that's it. I hope you enjoyed. As always, see you in the next one.